Okay, mga ka-team, meron nag-request sa atin ng ating subscriber kung paano daw mag-check ng second hand na car kasi balak niyang bumili. Ngayon, papaliwanag ni Chief Bray kung ano yung mga dapat i-check pagka bibili ng second hand na sasakyan. Okay, Chief. Paliwanag mo, Chief. Ano ba dapat? O, tingin ka muna sa camera. Ayan, si Chief Bray, papaliwanag sa atin kung ano yung kailangan i-check pagka bibili ng second hand na car. Okay. Chief, umpisa mo na. Ito, punta nyo dito sa driver seat, no? I-ignition on nyo. Check nyo yung ignition light. Yung check engine, kailangan meron yan. Kasi baka binulag eh. Oh, pagka wala nyan, ano? Pag wala nyan, maaaring binulag ng gumawa. Para itago yung mga hidden issue. Yun, tama. Yun ang number one tips natin. Tapos, start nyo. Okay, start. Ayan, dapat mawamatay yun. Dapat, mawawala yung check engine, no? Mawawala yung check engine. Ayan, okay. Tapos, dunun po tayo sa labas. Makina. Ayan mga ka-team, tinetest lang na pinapaliwanag lang. Pero may issue to sa sakyan na to ha. Bablog rin natin to. O, Chief, ano pa? Check nyo lang po yung mga ano, yung mga gasket. Kung nabuksan na ba yung makina. Yung mga gilid, makikita nyo naman po pag actual eh. Yung mga gilid ng makina. Tapos yung langis, siyempre, check nyo rin po yung langis tulad dito. Putol pala. Putol pala to. Nakadikit lang. Check nyo po yung langis. Baka medyo may halo ng tubig eh. Check nyo po yung langis niya ba. Yun po ang number one. Tapos, check nyo rin kung may mga electrical na tinap. Kailangan laging intact yung wiring. Intact. Para mas maganda kapag... May sakulant naman natin. Sakulant patayin naman. Patayin muna natin, Chief. Para mabuksan mo. Patayin muna natin. Yung sakulan, check nyo rin sa may radiator cap. Check nyo lang sa radiator cap dito. Chief, baka mainit pa yan ha. Huwag nyo gagayain to ha. Kami, alam naman namin ginagawa namin. Yun, ang galing mo talaga. Check nyo lang po dito. May, ano eh, kasi baka may langis na rin na humalo. Okay. Check nyo po yung ano, itong radiator. Pati sa radiator cap, sisilipin nyo rin kung mayroon bang langis-langis na namumuo. Is possible, ano nangyari doon, Chief? Maaaring may tama na yung cylinder head doon. Mm-hmm. Singaw na yun, naghahalo na yun, langis. Nag-start na siyang maghalo. Kung dito hindi nyo makita dito sa dipstick, maaaring dito nyo makita. Yan. Yung mga nabaha naman, Chief, paano naman natin mapapansin yun? Mga sekreto ng nabebenta na baha. Makikita nyo naman po yung sa mga nabaha. Yung may marking. Marking po ng ano, yung mga putik-putik sa gilid. Ayan, sa gilid. Hindi naman ano eh, may guhit. Makikita nyo po yung pinakahupa ng tubig. Ayun, dun makikita. O ano pa yung mga ano mo? Siyempre, chichekin nyo po yung dito. Titignan nyo rin po kung hindi umaalsa yung langis dito sa dipstick. Pag umaalsa po, medyo blow-by na po yun. Siyempre, yung tunog po, kailangan yung medyo smooth. Huwag naman po yung lumalagitik-lagitik ng malakas. May tama na rin po sa loob. May tama. Tapos pag nag-revolusyon, kailangan walang usok-usok na ano ba? Kailangan walang usok-usok sa likod. Kasi maaari may tama na rin yung mga bulbs nun. Kailangan yun yung lagi natin ano. Yung usok sa morning, normal yun, di ba? Kasi malamig yun eh. Malamig pa yung makalit, yung nakakabuelo. Saka pinaka the best talaga pag bibili kayo ng sasakyan. Mas maganda wag nyo muna ipa-start yung sasakyan, no, Chief, no? Opo, lalo na kung sa Matic. Yeah, sa Matic paliwanag. Sabihin nyo po sa bibilihan ninyo, kayo po mag-start. Wag po nyong ano eh, na mainit na yung sasakyan. Kasi maaaring pinainit na yung sasakyan. Pag testing nyo po ng shifting ng gear, okay. Pero pag malamig po yan, doon na lumalabas yung sakit niya. Doon nyo po makikita. Ano nangyayari doon? Delay na yung drive? Delay yung drive, delay yung reverse. Yung mga shifting niya, mga kwan. May tama yung lining na doon sa loob. Kaya kailangan, pagka second hand, huwag nilang pa-start kagad, huwag painiti yung makina. Kailangan yung bibili mismo, siya yung mag-start. Okay. Tapos shift niya sa drive, no? Shift reverse. Kasi meron tayong mga customer na nagtatanong, bumili daw sila ng second hand. Pagdating nila doon, mainit na yung makina, tinest drive, okay daw, no? Pero yung inuwi na yung sasakyan, kinabukasan, in-start na, ayaw kagad kumapit sa drive. Yun nga po, yun ang ano, kasi pinaiinit muna nila yung langis. Saka po kakapit yung drive noon, or yung reverse.
kapag mainit na po yung langis ng transmission oil. Kaya kapag bibili po kayo ng mga Matic, mas mainam po kayo munang magpapa-start. Sa bilhin nyo po sa bibilihan nyo, huwag pa andarin yung makina. Oh, another dagdag pa, Chief. Meron ka pa idadagdag na tips sa atin. Yun lang po, yung sa ano, basta yung makina, lagi po yung tunog, laging maganda. Kasi kapag may lagitik po, siyempre, may tama na po yun. Tsaka yung usok, kapag yung naka-under na ng matagal yung makina, mausok pa rin yung likod, may ano rin po yung bulb seal na. May tama rin, ano? O kaya palyado, di ba? Palyado, may tama ang coil. Oh, coil, or, spark plug. Hindi lang coil, lang maaaring may tama doon, pwede rin mga spark plug. Mga electrical issue. Sa under chassis, kaya hindi na natin ituro. Normal lang talaga normal na po. Pag bumili kang second hand, hindi na mape-perfect na may-ari palitan yun, di ba? Normal na po yun. Kapag bumili ka ng second hand, may mga pangilalim na sira. Normal na po yun. Mm-hmm. Pero yung mga hidden issue na mga medyo mabigat, yun po dapat natin. Okay. Okay. Sana meron kayong natutunan, mga ka-team, dito sa ating DIY tips. At sana lalo na sa mga automatic transmission. Ayan ha, nagbigay na ng tips si Chief Ray para sa automatic, no? Kasi ang daming nagiging issue noon. Ang daming chat-chat sa atin, ano? Ayan, at least nalaman nyo na pagka automatic transmission ang bibilin nyo, dapat alam nyo na ho ang gagawin. Ayan, ituro naman namin sa inyo lahat naman yan. And makina, basta importante yung electrical rin, ano? Electrical. Yung wala mong ano mga binypass bypass na ano mga tap. Ayan. Mahirap din kasi may mga tap. Diyan minsan nagkakaroon ng mga problema. Okay, Chief Ray. Ano sasabihin mo na sa kanila? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and share and subscribe sa YouTube channel ng Team Danos eh. Kung meron po kayong katanungan, mag-leave lang po kayo ng comment, gagawa po natin ng ayan. Content. Kagaya nito, ginawa natin ng content kasi by request sa atin, di ba? Okay, maraming salamat Team Danos sa Auto Repair Shop. Handang tumulong at magbigay ng tips sa inyo. Maraming salamat at magandang hapon. Bye.